Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna si Claire Ann Mijares, ang may akda ng kwentong ito. Maraming salamat sa iyo, sis, sa pagbahagi ng iyong kwento. Yun lamang po, at umpisahan na natin ang kwento! Kanya-kanyang takbuhan ang mga tao sa barangay Sagana para lamang makalayo sa nagwawalang kapre. Dahil bawat madaanan nitong mga bahay ay kanyang sinisira at binubunot niya ang mga puno at inhagis niya yon sa mga taong nagtatakbuhan. At dahil doon ay may mga namatay at nasugatan. Mama! Nasaan na tayo? Mama! Iyak ng batang nasa 7 taong gulang. Nahiwalay kasi ito sa kanyang ina habang nagtatakbuhan. Akmang aapakan na sana ito ng kapre nang biglang may sumigaw. Hoy kapre! Ako ang harapin mo! Sigaw ni Ramon. Mas lalong nang galaiti ang kapre nang makita nito si Ramon, ang isa sa pinakamagaling na manggagamot sa kanilang lugar. Nakatayo ito malapit sa kapre. Huwag kang mag-ialam rito, Ramon! Hayaan mo ako rito! Hayaan mong makapaghiganti ako sa mga taong ito! Sigaw ng kapre. Bakit? Ano bang ginawa nila sa iyo? Tanong ni Ramon. Sinira nila ang tahanan namin nang dahil sa kanila namatay ang asawa at anak ko. Kaya dapat lang din sa kanila ang mamatay. Galit na sabi ng kapre. Kung ano man ang ginawa nila sa iyo, ako na ang humihingi ng tawad, kaibigan. Kilala kita. Alam kong mabuti kang nilalang. Kaya pakiusap. Itigil mo na to. Pakiusap ni Ramon. Hindi! Namatay ang pamilya ko nang dahil sa kanila. Nananahimik kami sa tirahan namin, Ramon. Hindi kami nang agrabyado ng mga tao dahil gusto namin ng tahimik na buhay. Pero anong ginawa nila? Sinira nila ang tahanan namin. Namatay ang pamilya ko dahil sa kanila. Kaya papatayon ko rin silang lahat. Rah! Galit na paliwanag ng kapre kay Ramon. At muling lumingon ang kapre sa batang wala pa ring tigil sa pag-iyak. Aapakan na naman niya sana ito nang makarinig na naman siya ng mga salitang masakit sa kanyang tenga. Pater Noster, Pius in Cielos, Santo Domingum, Ave Maria Puum. Tama na, Ramon! Itigil mo na yan! Nasasaktang wika ng kapre habang nakatakip ang dalawa nitong kamay sa dalawa niyang tenga dahil sa makapangyarihang dasal ni Ramon na itinuro sa kanya ng kanyang lolo bago ito namatay. Ititigil ko lang ito kung mangangako kang ititigil mo na rin ang panggugulo rin sa mga tao. Alam kong mabait kang nilalang, pero kung mananakit ka sa mga tao, mapipilitan talaga akong saktan ka o patayin. Wika ni Ramon at ipinagpatuloy na ulit ang makapangyarihang dasal. Pati ang Master, Pius in Cielos, Santo Domingum. Ona! Pangako! Hindi na ako manggugulo! Gusto ko lang naman magkigante! Kaya pakiusap! Itigil mo na yan! Hindi ko na kaya, Ramon! Itigil mo na yan! Pagmamakaawa ng kapre kay Ramon dahil para siyang nawawalan ng ulirat sa ginagawa nito. Agad namang tumigil si Ramon sa pagdadasal kasabay noon ang paglaho ng kapre.
Nagsibalikan na rin ang mga tao. Pero nadatnan nila ang mga sira-sirang bahay at mga punong nakadagan dito na parang sinalanta ng malakas na bagyo. Kanya-kanya ring pasasalamat ang mga tao kay Ramon. Maraming salamat, Ramon. Kung hindi kasi siguro dumating, siguro iniisa-isa na kami ng kapringhan. Anang lalaki. Dahil kilala talaga si Ramon bilang isang magaling na albularyo. Walang anuman ho yun. Pero payo ko ho sa inyo para hindi na maulit ito. Huwag kayong basta-basta mananakit ng mga hindi nyo kauri. Lalo pat wala namang ginagawang masama sa inyo. Katulad na lang ng kapringyan, namumuhay sila ng kanyang pamilya ng tahimik at walang sinasaktang tao. Pero anong ginawa ninyo? Ginambala nyo sila. Sinira ninyo ang tirahan nila at namatay pa ang pamilya niya dahil sa inyo. Tandaan nyo, hindi lahat ng elemento ay masama. Meron ding mabuti. Kaya huwag kayong padalos-dalos kung ayaw nyong mangyari ulit ito. Payong wika ni Ramon. Napayuko na lang ang ilan sa mga tao roon dahil alam naman nilang tama si Ramon. Sila ang mali. Hindi naman yun gagawin ng kapre kung hindi sila ang nauna. Pero ang ilan din sa kanila ay nainis at nagalit kay Ramon. Sa isip kasi nila ay parang mas kinakampihan pa ni Ramon ang kapreng sumira sa mga bahay nila. Umaga na nang makauwi si Ramon sa bahay nila. Mahal, nandito na ako. Ani Ramon, nang makapasok na siya sa loob ng bahay nila ng asawa niyang si Sheila. Papa! Agad na tumakbo ang kanilang anak na 6 na taong gulang at sinalubong ng yakap ang kanyang ama. Buti naman at dumating ka na. Padabog na sabi ni Sheila habang naglalagay ng mga plato sa lamesa. Papa, inintay ka namin ni Mama kagabi, pero hindi ka naman dumating. Saan ka po ba galing? Imbis na sumagot, ay ibinaba niya ang anak mula sa pagkakakarga. Kausapin ko muna mama mo ha. Wika ni Ramon sa kanyang anak. Mahal, patatapos ko lang kasing mapaalis yung nanggugulong kapre doon sa kabilang barangay. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Pasensya ka na ha. Paliwanag ni Ramon. Ayos lang. Sanay naman kami ng anak mo eh. Ani Sheila, habang naglalagay ng tubig sa pitsel. Ramdam ni Ramon na galit sa kanya ang asawa. Mahal, intindihin mo naman ako. Isa akong albularyo. Kaya natural lang na gawin ko yung mga bagay na yun. Tsaka ayaw mo ba nun? Nakakatulong ako sa mga tao? Turan ni Ramon. Yun na nga eh. Nakakatulong ko sa mga tao. Pero nawawala ka naman ng oras sa amin ng anak mo. Iniintindi naman kita, Ramon. Iniintindi ko yung pagiging albularyo mo. Pero Ramon, pakiramdam ko, wala na kaming halaga sa'yo. Mula nang ipamana sa'yo ng lolo mo yung agimat mo, nawalan ka na ng oras sa amin. Puro ka nalang panggagamot. Puro ka nalang ibang tao. Paano naman kami, Ramon? Pamilya mo kami. May asawa at anak ka. Pero wala kang ibang ina at tupag kundi yung panggagamot mo. Reklamo ni Sheila sa kanyang asawang si Ramon. Sheila naman, pagtatalunan na naman ba natin to? Para saan pa tong agimat na hawak ko kung hindi ko gagamitin? Tsaka nangako ako kay Lolo na ako ang magpapatuloy sa sinimulan niya. Sheila, kayo ang pamilya ko. Mahal ko kayo, pero mahal ko rin ang panggagamot ko. Huwag mo naman sana sabihin na parang wala na kayong halaga sa akin dahil hindi totoo yun. Dismayadong sabi ni Ramon dahil hindi niya akalain na maiisip yun ng asawa niya. Sasagot pa sana si Sheila nang biglang may tumawag sa labas ng kanilang bahay. Ramon! Ramon! Mabilis naman na pinuntahan yun ni Ramon at sumunod naman sa kanya si Sheila. Isang lalaking humahango sa paghinga ang nadatnan nila sa tapat ng bahay. Bakit ho? Anong kailangan nyo? Tanong ni Ramon. Ramon! Tutulungan mo kami! Yung asawa ko! Kanina pa nagwawala eh!
Hindi namin mapigilan. Sinasapian yata. Pakiusap, Ramon. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang asawa ko. Halos putol-putol na wika ng lalaki. Dahil siguro sa pagod sa kakatakbo para lamang makapunta sa bahay ni Ramon. Sige ho, hintayin niyo ako rito. Kukunin ko lamang yung mga gamit na kakailanganin ko. Wika ni Ramon. Nagmamadali naman na umakyat si Ramon para kunin ang ibang gamit na kakailanganin niya para sa babaeng sinasapian. Halos 3 minuto lang nang bumalik si Ramon. Nilampasan lang nito si Sheila. Pero nakailang hakbang pa lang siya nang magsalita si Sheila, kaya napatigil si Ramon. Oh, tingnan mo. Kararating mo lang, aalis ka na naman. Ganyan ba ang sinasabi mo na may halaga kami sa'yo? Ani Sheila, habang nakatayo sa tapat ng pintuan. Sheila naman, please, huwag ngayon. Ani Ramon, at tumalikod na sa asawa. Pero nakadalawang hakbang pa lang siya nang muli itong magsalita. Kapag umalis ka, wala ka nang babalik ang pamilya. Pagbabanta ni Sheila kay Ramon. Sheila naman! Sambit nito. Mamili ka, Ramon. Yung panggagamot mo o kami ng anak mo? Mariing wika ni Sheila. Sheila, ano ba? Huwag namang ganyan. Kinakabahang wika ni Ramon dahil hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Dahil parehas niyang mahal ang pamilya at ang panggagamot niya. Ramon, tara na ho! Baka kung ano ang mangyari sa asawa ko, kailangan na tayo roon! Ramon, kailangan ka ng asawa ko! Mangiyak-ngiyak na sabi ng lalaki dahil nag-aalala na ito sa asawa niya. Ano, Ramon? Mamili ka! Galit na tanong ni Sheila. Gulong-gulo ang isip ni Ramon. Pero sa huli, mas nanaig ang pagiging albularyo niya. Wala akong pipiliin dahil parehas kayong mahalaga sa akin. Sheila, please, huwag kayong umalis. Pag-usapan natin ito mamaya. Babalik ako kaagad. Malungkot at puno ng pagmamahal na tinignan ni Ramon ang asawa bago umalis. Tandaan niyo, mahal ko kayo. Wika ni Ramon. Kasabay noon bumaba na siya sa kanilang bahay. Umagulgul naman ng iyak si Sheila nang umalis si Ramon dahil mas pinili nito ang panggagamot kaysa sa kanila. Hindi siya umaasang babalik ito kaagad dahil kapag umaalis kasi ito ng bahay ay umaabot ito ng mga 3 hanggang 5 araw at minsan umaabot ng 1 linggo bago ito makauwi. Dahil nga sa marami siyang ginagamot at tinutulungan sa iba't ibang baryo. Mama, huwag ka na po umiyak. Babalik din naman si Papa eh. Malungkot na wika ng kanilang anak na si Sheldon nang makita nitong umiiyak ang kanyang ina. Hindi na anak. Umakit ka na sa kwarto mo. Ayusin mo yung mga damit mo. Ilagay mo ron sa bag na binili ko sa iyo, ha? Sagot ni Sheila sa anak habang pinupunasan nito ang luha. Po? Bakit po? Saan po tayo pupunta? Tanong ng bata. Basta anak, ayusin mo na lang yung mga gamit mo. Aalis tayo. Turan ni Sheila sa anak. Pero paano si Papa? Hindi po ba natin siya isasama? Tanong ulit ni Sheldon. Hayaan mo na yung papa mo. Mas importante naman sa kanya ang panggagamot niya eh. Kaya, sige na. Ayusin mo na mga gamit mo. Utos ni Sheila sa anak. Pero mama... Sige na anak. Sundin mo na lang ako. Huwag na makulit, okay? Wika ni Sheila. Lumuluha namang umakyat ng kwarto si Sheldon para ayusin ang mga damit niya. Halos 4 na oras nang bumalik si Ramon sa kanilang bahay. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pero habang pinapalayas niya ang tikbalang na sumasapi sa babaeng ginagamot niya, ay nakakaramdam siya ng kaba. Pakiramdam niya ay merong mawawala sa kanya.
at ang nasa isip niya ng mga oras na yon ay ang pamilya niya. Diyos ko, huwag naman sana. Sambit niya sa kanyang sarili. Yun din ang dahilan kung bakit hindi niya agad napalayas ang tikbalang na sumapi sa katawan ng babae para gawin niya itong asawa. Ay dahil sa iniisip niya ang pamilya niya, kaya hindi siya makapag-concentrate sa panggagamot. Pero gayunpaman, ay matagumpay pa rin niyang napalayas ang tikbalang. Binalaan niya rin ito na kapag bumalik ito at inulit ang ginawa niya, ay hindi na siya magdadalawang isip na patayin ito. Kaya mabilis na tumakbo pabalik ng gubat ang tikbalang dahil ayaw pa niyang mamatay. Umalis naman agad si Ramon pagkatapos ng gamutan. Kahit nagpapasalamat pa lang sa kanya ang asawa ng babaeng iniligtas niya, ay halos takbuhin niya na ang daan pa uwi dahil sa kabang nararamdaman kanina pa. Hindi talaga siya mapakali hanggat hindi niya nakikita ang mag-ina niya ng buhay. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang nagtutumpukang tao sa harap ng kanilang bahay. Anong meron? Agad siyang lumapit. Nang makita siya ng mga tao ay malungkot silang tumingin kay Ramon. Ano hong atin? Bakit ho andito kayong lahat? May nanggugulo na naman ba sa lugar ninyo? Tanong ni Ramon. Ngunit ni isa ay walang sumagot. Bagkos ay yumuko ang mga ito. Ano bang nangyayari? Bakit ganyan kayo? Asan yung asawa at anak ko? Kinakabahan siya habang nagsasalita. Pilit niya pa rin pinapakalma ang sarili. Kahit na may kutob siyang baka may nangyari ng masama sa mag-ina niya. Kaya ganun na lang kalungkot kung tumingin ang mga tao sa kanya. Idagdag pa ang mga kabang nararamdaman niya kanina at magpasa hanggang ngayon. Humati sa dalawang pangkat ang mga taong nakaharang sa bahay ni Ramon. Sa pagtabi nila, tumambad kay Ramon ang isang babae. Duguan at butas ang tiyan at wala nang lamang loob ito. Hindi naman makagalaw si Ramon sa kinatatayuan niya. Para siyang naistatwa sa nakita niya. Tumulo ang mga luha niya at agad siyang lumapit. Sheila? Sheila? Anong nangyari sa iyo? Sheila! Please! Gumising ka! Hindi totoo! Hindi totoo ito! Sheila! Mahal! Pakiusap, gumising ka! Umiiyak na wika ni Ramon habang nakayakap sa wala ng buhay na katawan ng asawa. Hindi niya matanggap ang nangyari. Sheila! Sigaw ni Ramon habang umiiyak. Nagulat ang lahat sa sigaw na yun ni Ramon dahil sa di niya inaasahang mangyayari sa kanyang asawa. Mababaka sa mukha ni Ramon ang labis na galit at pagluluksa. Tumayo ito habang nanlilisik ang mga mata. Ibang Ramon ang nakikita nila ngayon. Marahil ay dala ng galit sa kung sino man ang pumatay sa pinakamamahal niyang asawa. Kulang na lang ay umapoy ang mata nito dahil sa sobrang pula. Kaya naman takot at awa ang naramdaman ng mga taong nakakakita kay Ramon. Sino? Sino ang may gawa nito? Sino ang pumatay sa asawa ko? Galit na tanong nito sa mga tao. Ngunit ni isa ay walang sumasagot dahil wala naman talaga silang alam. Sino? Tanong ni Ramon ng pasigaw. Ngunit wala talagang tumutugon. Kuya Ramon. Isang binatilyong lalaki ang naglakas loob na lumapit kay Ramon kahit natatakot ito na lumapit dahil sa halos umapoy si Ramon sa galit. Anong alam mo, ha? Sino ang pumatay sa kanya? Yung anak ko? Nasaan yung anak ko? Nasaan si Sheldon? Sunod-sunod na tanong ni Ramon sa binata.
Ano kasi, Kuya Ramon? Kasi nung umalis ka, mga ilang minuto lang siguro yun, nang may pumasok na limang lalaki sa bahay nyo. Kasama na dun si Kapitan Andres. Pumasok sila sa loob ng bahay nyo. Narinig ko pong sumigaw yung mag-ina mo. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyayari sa loob. Kaya nagtago ako at inintay ko silang lumabas at makaalis bago ako pumasok sa loob ng bahay nyo. Tapos ayan na yung nadatnan ko. Patay na si Ate Sheila. Ganyan na ang itsura niya. At tungkol naman sa anak mo, hindi ko alam kung nakaligtas ba siya o hindi. Basta pagpasok ko sa loob, si Ate Sheila lang ang nakita ko. Kaya hindi ko alam kung buhay pa ba o patay na ang anak mo, Kuya. Sorry, Kuya Ramon. Wala akong nagawa. Mahabang kwento ng binatilyong si Tisoy. Lahat ay nagulat sa sinabi niya na si Kapitan Andres ang pumatay sa asawa ni Ramon. Kanya-kanyang bulungan ang mga tao. May mga naniniwala at hindi naniniwala, maliban lang kay Ramon. Dahil noon pa man ay may duda na siyang aswang si Kapitan Andres. Hindi niya naman maaaring sugurin ito basta-basta dahil wala siyang maipakitang patunay na aswang na ito. Napayukom siya ng kamao at labis na galit ang nararamdaman nito kay Kapitan Andres. Sinisisi niya ang sarili niya. Kung hindi sana siya umalis, ay hindi sana ito mangyayari. Nakakatulong nga siya sa ibang tao, pero ang sarili niyang pamilya ay hindi niya nagawang tulungan ng mga sandaling yun na kailangan siya. Pero wala na siyang magagawa. Huli na para sa pagsisisi. Pero isa lang ang magagawa niya. Yun ay ang ipaghiganti ang asawa't anak niya. Aling Rowena, kayo na ho munang bahala sa asawa ko. Iburol niyo siya ng maayos. Habilin ni Ramon sa matanda. Malapit kasi ito sa pamilya niya. Kaya dito niya muna ihahabilin ang bangkay ng asawa. Bakit, iho? Saan ka pupunta? May kailangan lang ho akong singilin. Sagot ni Ramon kay Aling Rowena. Pagkuan ay umalis na agad ito. Susugod si Ramon sa bahay ni Kapitan Andres para maghiganti. Sumunod naman sa kanya si Tisoy na gustong sumama. Mga aswang din kasi ang dahilan kung bakit namatay ang ate niya. Kaya gusto niyang sumama kay Ramon para puksain ang mga aswang. Noon pa man kasi ay talagang iniidolo na ni Tisoy si Ramon dahil nga lang sa magaling itong manggamot at mabait pa. Ayaw sanang pumayag ni Ramon dahil maaari daw itong mapahamak o mamatay kung sasama sa kanya. Ngunit sadyang mapilit ang binatilyo kaya walang nagawa si Ramon. Naglakbay na ang dalawa patungo sa bahay ng kapitan. At ilang minuto lang ang nakalipas ay nasa harap na sila ng dalawang malaking bahay na magkatapat. Maganda ito at malaki. Hindi mo aakalaing aswang ang nakatira dito. Malapit na ring dumilim sa mga oras na yon. Subalit nagtataka sila dahil napakatahimik ng bahay na yon. Tila napaghandaan na ang pagdating nila. Nagsimula na ring umilaw ang agimat na nakasabit sa leeg ni Ramon. Maging alerto ka, Tisoy. Nandyan lang sila sa paligid. Saad ni Ramon. Habang iwinawasiwas ang hawak na buntot pagi, ganun din si Tisoy. Buntot pagi rin ang hawak nito. May mga nakaplastik ring mga asin sa bawat bulsa ng pantalon ni Tisoy. Kung ano-ano na ang dinala niya bago sila pumunta sa bahay na yon. May mga bawang pa na ginawa niyang kwintas at isinabit niya ito sa leeg niya. May dala rin siyang luya, kalamansi at kung ano-ano pang pangontra sa aswang. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang nagsilabasan ang napakaraming aswang at pinalibutan sila habang ang iba ay lumilipad sa ere at naglalaway na nakatingin sa kanila.
habang ang iba naman ay nasa anyo ng malaking aso. Naglalaway din ang mga ito kagaya ng mga lumilipad sa taas. Magkadikit naman ang likod ng dalawa habang nakapalibot sa kanila ang mga aswang. Kuya Ramon, ang dami nila. Natatakot na sabi ni Tisoy. Huwag kang matakot, Tisoy. Isipin mo na para sa atin to. Sagot ni Ramon para lumakas ang loob ni Tisoy. Ano na? Natatakot na ba kayo? Hindi nyo kami kaya, Ramon. Sinisiguro pa sayong hindi na kayo makakalabas pa rito ng buhay. Wika ng isang aswang na siyang namumuno sa mga aswang na nakapaligid sa kanila. Suguri sila! Utos ng namumuno sa kanila. Agad namang sumugod ang sandamakmak na aswang kina Ramon. May mga nasa itaas na sumusugod at meron din sa ibaba. Sunod-sunod naman na paghampas ni Ramon sa mga aswang na sumusugod sa kanya gamit ang buntot pagi na hawak niya. Hiyawan ang mga aswang na natatamaan ng buntot pagi ni Ramon. Mas madami ang aswang na nasa himpapawid kaysa nasa lupa. Kaya naman, umakyat si Ramon sa mga punong matatayog na nasa gilid ng malaking bahay para marating niya ang bubungan at para na rin maabot niya ang mga aswang na lumilipad. Bawat matamaan ng buntot pagi niya ay nagliliyab at nagiging abo. May orasyon din kasi ang hawak niyang buntot pagi. Ganon din ang kay Tisoy. Habang nakikipaglaban si Ramon sa mga aswang sa bubungan ng bahay, ay nakita niya si Kapitan Andres sa kabilang bahay sa may bintana na nakaharap sa kanya. Nakangiti itong nakatingin sa kanya habang umiinom ng alak. Hindi niya alam kung alak ba yon o dugo ng tao. Kung umasta ay parang wala itong alam na nangyayaring labanan sa labas ng kanyang bahay. Ilang segundo lang ang lumipas ay umalis na rin ito at ngumiti pa ito kay Ramon bago tuluyang umalis ng bintana na parang sinasabing sundan siya ni Ramon. Dahil sa inis ni Ramon ay binunot niya ang kanyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran na siya rin mismo ang nagpanday at kumikintab-kintab pa ito. Ginamit niya ang kapangyarihan ng medalyon para mabilis ang pagpatay niya sa mga aswang. Kapangyarihan ng medalyon, pagkalooban mo ako ng angking bilis para magapi ko ang mga aswang na to. Tugon ni Ramon sa kanyang medalyon. Maya-maya pa ay bumilis ang galaw ni Ramon at kasing bilis na ito ng kidlat. Nagulat ang mga aswang sa bilis na galaw ni Ramon. Namalayan na lang nilang putol na ang kanilang ulo at sabay-sabay itong nalaglag sa lupa. Ganun din ang mga katawan nila. Sabay-sabay rin itong nagliyab at naging abo. Sa halos 30 minuto lang, naubos lahat ang 30 aswang na nasa himpapawid. Iilan na lang din ang natitira nang bumaba na siya sa bubungan. Pero alam niyang mas marami pa sa loob kaysa sa sumugod sa kanila kanina. Tisoy! Ikaw na ang bahala rito! Papasok na ako sa loob! Alam kong marami pa doon! Sigaw ni Ramon kay Tisoy habang pinaghahampas nito ang aswang na sumusugod sa kanya. Opo, Kuya Ramon! Ako na ang bahala rito! Sagot ni Tisoy at isinaboy niya ang isang plastik na asin sa aswang na balak lumapit sa kanya habang nakikipag-usap kay Ramon. Agad naman yung nagliyab at natunaw. Napangiti na lang si Ramon dahil doon. Sige, mag-iingat ka! Wika ni Ramon.
Opo, Kuya Ramon! Mag-iingat din po kayo! Ngiti na lang ang itinugo ni Ramon rito at dumiretso na siya sa bahay ni Kapitan Andres na nakabukas ang pinto na tila ay hinihintay siya. Pero bago pa siya tuluyang makapasok sa bahay, ay may narinig siyang sigawan ng mga tao. Napalingon ito at nakita niya ang mga taong may daladalang mga sulo at ang iba naman ay buntot pagi na pinangungunahan ng apat ding albularyo na galing sa iba't ibang baryo. Napangiti na lang si Ramon. Mukhang kumakampi sa akin ang tadhana. Ayos to, para madali silang maubos. Wika nito sa sarili. Marami ng katulong ngayon si Ramon sa pagbuksa sa mga aswang at tiyak na matatapos na ang kasamaan ni Kapitan Andres. Alam kasi nila doon pa man na si Kapitan Andres ang may pasimuno ng lahat ng nangyayaring patayan sa kanilang lugar at sa mga karatig bayan. Pero wala silang magawa dahil wala silang patunay na aswang ito. Baka kasi kapag sinugod nila ito ng walang patunay at malaman ng mga pulis, ay baka sila pa ang magbukhang masama sa mata ng batas. Pumasok na si Ramon sa loob ng bahay at may mga humaharang sa kanya, pero mabilis niyang napugutan ang mga ulo nito gamit ang matalim at may dasal niyang itak. Si Kapitan Andres ang gusto niyang makaharap at hindi ang mga bulok nitong tauhan. Sa kabilang dako naman, bigla namang nagsulputan ang napakaraming aswang. May manananggal, may tiktik at kung ano-ano pang klaseng alagad ng dilim ang sumusugod sa mga taong bagong dating at sa apat pang albularyo na galing lahat sa loob ng isang bahay ni Kapitan Andres. Kanya-kanya namang laban ang mga tao. May mga hawak din kasi silang mga armas laban sa mga aswang. At ang apat ding albularyo ay kanya-kanya ring dasal. Lahat ng mga tiktik na lumalapit sa kanila ay natutunaw na lang bigla at agad na mamatay. Samantala, si Ramon ay nagsisisigaw sa loob ng malaking bahay ni Kapitan Andres. Kapitan! Lumabas ka! Huwag kang magtago sa likod ng mga alagad mo! Ako ang harapin mo! Huwag kang duwag! Malakas na sigaw ni Ramon. Bigla na lang may mga sumugod na maraming aswang kay Ramon. Marami sila. Bigla namang umupo si Ramon at ipinikit ang mga mata nito at nagdasal ng kakaibang lingwahe na siya lang ang nakakaintindi. Hindi pa lang nakakalapit ang mga aswang kay Ramon ay biglang umilaw ang suot niyang medalyon. Nasilaw ang mga aswang sa liwanag na nagmumula sa medalyon ni Ramon. Unti-unti silang natutunaw sa liwanag na yon. Hindi rin sila makatakbo papalayo kay Ramon dahil hindi maigalaw ang mga katawan nila. Tanging pagsigaw na lamang ang nagawa nila hanggang sa sabay-sabay na lang silang nagliyab at natunaw. Inihinto na ni Ramon ang pagdarasal nung makita niyang wala nang natira sa mga aswang. At tumigil na din ang pagliwanag ng kanyang medalyon. Tumayo si Ramon at inilibot niya ang paningin. Pero hindi niya pa rin makita si Kapitan Andres. Kaya naman mas naging alerto siya dahil baka pinaglalaroan lang siya nito. Bigla namang may humalakhak sa buong kabahayan. Isang nakakatakot na pagtawa. Ganyan na lang bang may papakita mo, Andres? Bakit hindi mo ako harapin? O baka naman natatakot ka sa akin? Matapang na wika ni Ramon. Dahil sa sinabi ni Ramon, ay biglang lumitaw sa likuran niya si Andres. Huwag kang mayabang, albularyo. Hindi mo pa alam kung ano ang kaya kong gawin. Sambit ni Kapitan Andres.
Wala akong pakialam! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa makina ko! Galit na sabi ni Ramon at sinugod niya si Andres gamit ng kanyang itak. Mabilis naman itong naiiwasan ng kapitan. Patuloy lang sa pagsugod si Ramon, pero hindi niya talaga matamaan ang kapitan. Dahil nga sa sadyang mabilis at malakas din ito. Yan ba ang pinagyayabang mo, Ramon? Hindi mo nga ako matamaan eh. Pang-iinsultong wika ni Andres. Nang bigla ay siya naman ang sumugod kay Ramon. Sinipa niya ito ng malakas. Dahilan para tumalsik ito sa pader. Nagkaroon ng mga bitak-bitak ang pader dahil sa pagkakatalsik ni Ramon. Kahit na nanghihina ay pilit siyang tumatayo habang sapu-sapo niya ang nasaktan niyang tiyan. Iwinasiwas niyang muli ang itak at tumakbo sa kinaroroonan ni Kapitan. Mabilis namang nagpalit ng anyo si Kapitan Andres bilang isang mabangis na aswang. Nakakatakot ang itsura nito dahil sa malalaki niyang pangil na animoy parang malaking aso lang ito. Pero hindi yun alintana ni Ramon. Sa labang ito, isa lang ang pwedeng magbuhay sa atin, Ramon. At sinisigurado ko sa iyong ako yun. Mayabang at nakangising saad ni Kapitan. Dahil kumbinsido siya na matatalo niya si Ramon. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa pamilya ko. At sinisigurado ko rin sa iyong hindi ka na makakalabas pa rito ng buhay! Matapang na sagot ni Ramon. Dahil sa inis ni Kapitan, ay siya na ang naunang sumugod. Naglaban sila, lakas sa lakas, bilis sa bilis. Halos masira na rin ang buong bahay ni Kapitan dahil sa laban nilang dalawa. Parehas silang malakas, mabilis ang bawat galaw, at walang gustong magpatalo kahit nakapwa na sila pagod. Para kay Ramon, itong ginagawa niya ay para sa mag-ina niyang pinatay niya at para na rin sa mga taong nabiktima ng mga aswang na kalahi niya, nang sa ganun mabigyan man lang ng hustisya ang pagkamatay nila. Ilang oras na ang labanan nila, pero wala pa ring nagpapatalo. Halos nakarating na sila sa pangalawang palapag ng bahay at wala pa ding gustong sumuko. Malapit na rin mag-umaga sa mga oras na yon. Kapwa na rin silang sugatan at duguan. Hanggang sa nasikmuraan ni Kapitan si Ramon. Sabay kalmot pa sa braso nito at mukha. Tinadyakan niya rin ito ng malakas sa likod. Kaya nahulog ito sa sahig. At tumutulo na ang dugo nito sa bibig at sobrang nanghihina na rin. Bumaba si Kapitan para lapitan ang nanghihinang si Ramon na nakahandusay. Pero maging siya ay hinanghina na rin, hindi niya lang ito pinapahalata. Sabi ko naman sa iyo, Ramon, hindi mo ako kaya. Wika nito at kinuha ang itak ni Ramon. Ngayon, ito mismo armas mo ang papatay sa iyo. Kaya oras mo na para sumunod ka sa asawa mo. Katapusan mo na! Sigaw ng kapitan at akmang itataga niya na ang itak kay Ramon. Sa mga oras na yon ay tanggap na ni Ramon na katapusan niya na. Akmang itatarak na ito ni Kapitan kay Ramon nang biglang may pumana sa likod ng kapitan. Maging si Ramon ay nagulat nang tumingin siya sa pinanggalingan ng pana. Isang babae ang nakita niya sa hindi kalayuan sa kinaroroonan niya. May hawak itong pana.
umuusok naman ang likod ng kapitan na tinamaan ng pana. Inilublob muna kasi ito sa tubig na may basbas ng pare bago gamitin. Galit namang sinugod ni kapitan ang babaeng pumana sa kanya. Kahit na nanghihina na ito dahil sa panang tumama sa kanya na benditado ng pare, idagdag pa ang laban nila ni Ramon kanina. Subalit hindi siya nagpapatalo. Bago pa man siya tuluyang makalapit sa babaeng pumana sa kanya, nang may tumarak na naman sa likod niya. Ang itak ni Ramon na mas lalo namang ibinaon ito. Napaluhod na lang si Kapitan dahil sa panghihina. Humarap naman sa kanya si Ramon. Di ba sabi ko sa iyo, ikaw ang hindi makakalabas dito na buhay, animal ka? Para to sa mag-ina ko! Walang pag-aalinlangan, ginilit ang lieg ni Kapitan. Sumirit pa ang dugo nito sa sahig hanggang sa bumagsak ito. Di nagtagal, unti-unti itong nagliyab at naging abo. Muntikan namang matumba si Ramon dahil sa labis na panghihina. Mabuti na lang ay agad siyang naalalayan ng babaeng tumulong sa kanya na nasa likod niya pala ito. Ayos ka lang? Tanong nito. Oo, ayos lang ako. Sino ka nga pala? Bakit mo ako tinulungan? Tanong niya sa babae habang inalalayan siya nitong maglakad palabas ng bahay ni Kapitan Andres. Ako si Sheila May. Isa rin akong manggagamot tulad mo. At gusto ko rin mawala na sa landas ko ang aswang na kapitan na yan. Dahil nabalitaan kong siya ang pumatay sa kakambal ko. Kakambal? Sinong kakambal mo? Si Sheila. Bakit? Para naman siyang binuhusan ng mainit na tubig sa narinig. Kakambal? Pagtatakang wika ni Ramon. Kakambal kasi nito ang asawa niyang si Sheila, kaya magkatunog ang pangalan nila. Asawa ko kasi siya. Pero bakit hindi ko alam na may kakambal siya? Mahabang kwento eh. Saka ko na lang ipaliwanag sa'yo. Ang importante ngayon ay magamot yung mga sugat mo. Sambit ng babae. Hindi na lang nagsalita pa si Ramon. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad habang nakaalalay pa rin sa kanya si Sheila May. Paglabas nila ng bahay ay nakatingin ang lahat ng tao sa kanila at nagulat si Ramon dahil buhay ang anak niya. Papa! Agad namang niyakap ni Ramon ang anak. Hindi niya akalain na buhay ito. Pero masaya pa rin siya dahil may iniwan na alaala sa kanya si Sheila. Ikwinento nito na kaya siya nabuhay ay dahil sa kanyang ina. Pinataka siya nito bago pa man tuluyang makapasok si Andres sa bahay nila. Dumaan raw siya sa likod ng bahay. Sa murang edad ay tinahak niya ang masukal na gubat para makaligtas. Yun din kasi ang bilin ng kanyang ina bago niya ito tuluyang iwan. Mabuti na lang at nakita ito ni Sheila May na sakto ding naglilibot sa gubat. Sa kabilang dako naman, may ilan ding mga namatay at nasugatan sa mga lumaban sa mga aswang. Gayunpaman ay masaya ang lahat dahil nawakasan na nila ang kasamaan ni Kapitan Andres. At yun ay dahil sa tulong ni Ramon at ng apat ding albularyo at sa mga taong buong tapang na hinarap ang mga aswang. Pati na rin kay Tisoy at syempre kay Sheila May. Hindi rin naman mapapatay ni Ramon si Kapitan Andres kung hindi dahil kay Sheila May. Kaya nagpapasalamat rin ang mga tao dito. Masaya nilang nilisan ang bahay ng kapitan na aswang. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Ramon. At sana ay nagustuhan nyo
ang dalawang series ng kwento ni Claire Ann Mejares. Maraming salamat ulit sa iyo, sis. Pero bago ako mag-shoutout, ay papasalamatan ko muna ang kakolab ko sa kwentong ito. Walang iba kundi si Kwentong Multo PH. Maraming maraming salamat sa iyo, sis, sa pagsuporta sa akin. Shukran, Habibi. At dako na tayo sa shoutout. Mega mega love shoutout kay Chengs Caban. Mata ng Kadiliman. Subscribe niyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Kay Zil Lins. Lin Ranga Vlog. Charlene Gumansing from Oman. Pokiramba. Please po pakisubscribe niyo po ang aking kaibigan na si Pokiramba. Dahil bago pa lang po ang kanyang channel. Yun lang po mga kapatid at advance thank you. Kay Marvin Malibiran from London. Kay Lea Redobal. Buhulano men. Kay Binibining Imahinasyon. Pakisubscribe nyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Kay Rob 2020 Vicencio. Kay Jen Raps TV. Sherlyn Mahawan. Mary Jane Namora. Bisayang Desierto. Ayun no. Team Tiger aka Jessica R. Ramos. Doha Doha. Franz Mine Aurelianis Ramos. Jeffrey Albor. Panggang May Chillers Vlog. Ang Sundo Horror Story. Subscribe nyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Kay Mirna Boho. Alimar TV. Remily Kaskayan. Lingon sa Kabilang Dimensyon. Subscribe nyo po yan. Malulupit po ang kwento niyan. Ganon din kay Agim at Manggagamot Manghihilot. Subscribe nyo po yan. Magaganda po ang content niyan. Pwede niyong bisitahin ang kanyang channel and please like, share and subscribe po sa kanyang channel. Yun lang po mga kapatid. At ang pinakahuli ay si El Bilinhan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. And most especially pala sa lahat ng aking silent listeners. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong kwento mga kapatid. Paalam!